bidyong ito atin pong aalamin kung paano mag-diagnose at mag-trace ng wire kapag hindi po gumagana ang ating headlight or ang ating headlight switch. Umpisa na po natin. So sa ating pong headlight, meron po tayong tatlong wire. Isa pong kulay blue na high beam, positive po ito. Isang white na low beam. At isang kulay black na negative. So pag hindi po gumagana ang ating headlight, either po sa tatlong ito ay may sira. Pero una po natin i-check, titingnan po natin kung sira din po ang ating headlight. Tanggalin po natin. So sa pag-check po ng ating headlight, check po natin yung kulay pula. Kakabit lang po natin ito sa battery. Para malaman po natin kung magmakan. So since malayo po ang ating battery, bumili na lang po tayo na, maghanap na lang po tayo ng battery na 9 volts. Dito po natin siya kakabit. Ayun, gumana po sa ang headlight na kulay pula. Kulay green naman po, check natin. Ayun, hindi rin po siya sira. So, kung hindi po sira ang ating headlight, ibig sabihin po, pag meron pong sira sa tatlong wire na ito, pag hindi po gumagana, pag nag-switch on po tayo at hindi gumana, either sa tatlo pong dito ay may sira. So muna po natin i-check ito pong ground, kung may supply tayong ground. So maghanap lang po tayo ng test light. Okay. So titignan po natin kung mayroon tayong supply na ground. Kabitan po natin ito, kabilang dulo. Dito naman po, kakabit natin sa positive ng ating battery. Since malayo po ang ating battery, dito na lang po tayo maghahanap ang kakabit sa ating susian. So meron po tayong kulay pula, galing po ito ng battery. Ito po ang nagsusupply sa ating accessories. Ito po yung kulay pula. May power po ito lahat ng oras. So kakabit po natin. So yun, gumana. Ibig sabihin meron po tayong ground or hindi po sira ang ating ground. So since hindi po sira ang ating ground, pag hindi pa rin gumana ang ating headlight, ibig sabihin, alin sa dalawang ito ay mayroong sira. So sa pag-check po nito, kailangan lang po natin pandarin ang motor dahil hindi po battery operated ang ating motor. Galing po sa stator ang power supply ng ating headlight. Pandarin lang po natin ang motor. Sigurado na po tayo na meron tayong ground. Ang alamin naman po na lang po natin kung meron tayong supply na positive sa ating high beam at low beam. Kabit po natin ang kabilang dulo sa negative. Switch on po natin yung ating high beam. So ayan po, umilaw po ang ating high beam. Pag hindi po siya umilaw, ibig sabihin po, sira po ang ating kulay blue na wire o ang ating switch na high beam. Ano din po sa ating low beam. Lipat po natin yung switch sa low beam. Ayun, gumana po siya. Pag hindi po siya gumana, ibig sabihin, sira po ang ating switch. So, ganun lang po ang pag-diagnose. Ilipat na po tayo sa ating switch. So sa ating pong headlight, alamin lang po natin ang wire na related sa ating headlight. So,
atin pong switch. Ang headlight po natin ay nasa ibabaw at ayan po, makikita natin. Kita po natin dyan ang white, ang brown, yellow, blue, saka meron pong red. So lahat po sila nasa ibabaw. So ito po yon, lahat po nang connected sa ating headlight, yellow, white, gray, a brown, saka blue. So ibalik po natin. So pag naka-on po yung ating motor, umandar ang motor, isang wire lang po dito ang merong supply na power. Alamin po natin kung saan. So tusukin po natin lahat ng wire, lagyan po natin ng perdibli. So ngayon po, alamin natin kung saang wire dito meron tayong supply na 12 volts positive. So kakabit po natin ang ating test light sa ground, body ground. Itatouch po natin isa-isa. Naka-switch off po ang ating headlight. O yung blue, brown, white, saka yellow. So meron po tayong, ang yellow po ang ating power supply. So pag wala po tayong power supply galing sa yellow wire, ibig sabihin po sira po ang ating secondary coil o yung ating stator. Ngayon alam na po natin ang ating power supply, yellow. Ngayon i-switch on po natin ang ating headlight. So naka-switch on na po, naka-high. Check po natin. So wala po tayong low beam. Meron naman po tayong high beam at meron po tayong tail light. Lipat po natin sa low beam. Ayan, nagkaroon na po tayo ng low beam at meron tail light. High beam naman po wala. So pag hindi po, so pag hindi po gumana ang test light, ibig sabihin po sira po ang ating switch. So ganun lang po pag-diagnose kung sira ang ating switch. So pag sira po ang ating switch, pwede na po tayo mag-bypass. Pwede na po tayo mag-bypass dito. Pag sira ang ating, halimbawa po sira po ang ating low beam, pwede po tayong mag-bypass sa white tsaka sa yellow. Balatal lang po natin ang white tsaka yellow tsaka kabitan ng switch. Pag sira naman po ang ating high beam, ganun din, balatal na lang po natin ang blue tsaka ang yellow. Lagyan ng sariling switch. So, pag may natutunan po kayo, paki-subscribe na lang po. Maraming salamat po.